Sa lahat ng sitwasyon sa buhay ay malalagpasan natin basta tayo ay masikap at dedicated sa ating goal sa buhay. Marami sa atin ang pangarap talaga ang pagkakaroon ng maayos na tahanan para sa ating pamilya. Hindi man minsan madali ang buhay dahil sa napakaraming kadahilanan. Nandiyan nga ang pagtaas ng mga bilihin at dumagdag pa ang mga napagtagumpayan nating pandemic. Ngunit ika nga, tayo ay Pilipino, hindi tayo madaling sumuko. Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like and hit the bell button upang maging updated ka sa lahat ng ating mga videos. So ito nga po yung may-ari ng bahay na si Ma'am Christine at siya nga po ay isang hiring manager at siya po ay 8 taon na sa kanyang trabaho. Ang bahay pong ito ay matatagpuan sa Negros Oriental, Philippines. Sa lahat naman talaga ng pagpapatayo ng bahay ay may kanya-kanyang istorya ito na nakapaloob. Kagaya po nitong bahay na pag-uusapan natin, maraming mga pinagdaanan ng owner nitong bahay kung paano nila ito naumpisahan. Ito nga ay ating pag-uusapan maya-maya lamang. Nag-start nga po pala ang pagpapagawa ng bahay na ito noong 2021. Step by step din nga ang pagbuo nito dahil kung may budget ay sa kanila ito ay continuous. Yun naman talaga ang mahalaga mga ka-dreamers. Mahirap kasi mga ka-dreamers na tayo ay nababaon sa utang tapos meron tayong iniisip na ipinagagawang bahay. So ito po yung mga resibo na ibinigay ni Ma'am Christine sa atin. Tamang-tama nga dahil updated pa ito dahil this January 2023 ito natapos. Kung kaya't magkakaroon tayo ng mga idea kung magkano nga ba ang mga presyo ng mga materyales sa panahon ngayon. Dito pala sa pagbili ng mga materyales ay may mga teknik ang kababayan natin na kung paano magkaroon ng discount. Yung iba po ay bago sila bumili ay nagka-canvas muna sila sa mga hardware na malapit sa kanila. Kaya't kung mayroon naman na po tayong pambili at may nakalaan na po tayo para sa ganitong materyales, ay mag-canvas po tayo. Malaking bagay kasi mga ka-dreamers yung matitipid natin at mailalaan naman natin sa iba nating mga pangangailangan at gastusin. At dumako naman tayo dito sa mga workers na gumawa ng kanilang bahay. Meron po itong 2 trabahador at nagkakahalaga naman ng 500 pesos per day ang kanilang skilled at ganun din po ang kanilang laborer. So dahil nga po step by step ang pagkapagawa ng bahay ni Ma'am Christine, ang kinuha niya pong trabahador ay arawan. At dito naman po sa kanilang floor plan, idea ito ni Ma'am Christine at ito naman ang ibinigay niya sa kanyang karpintero. At kung mapapansin po ninyo ay 2-story ito. Ang umukupa ng ibabang bahagi ng bahay ay ibinigay niya sa kanyang ama at pamangkin. At itong 2 palapag ang tinirhan nila Ma'am Christine at ang kanyang pamilya. Pag-usapan naman po natin yung mga materyales na ginamit nila dito. Sa simento ay nakagamit sila dito ng 20 na sako at nagkakahalaga po ito ng 225 pesos per sacks. So nakagastos si Ma'am dito ng 4,500 pesos sa kanilang buhangin. At sa graba, nagkakahalaga naman ng 30 pesos per sacks. Nakagamit din po sila ng buhangin na 2 cubic. Mga good lumber ang ginamit nila dito sa kanilang trusses. Ang ginamit naman nila sa kanilang roofing ay yung tinatawag po na galvanized corrugated sheet at ito ay nagkakahalaga ng 395 pesos per piece. May 2 pintuan ang nagamit nila dito sa kanilang second floor. Ito nga po yung sa main door na sabi nga ni Ma'am ay manapan niya ito sa kanyang lolo at itong pintuan na ito ay mahigit 90 years old na. O diba mga ka-dreamers, napaka-antik na ng pintuan na ito? Tsak na matibay ang mga kagamitan na tulad nito dahil preserve ito ng maayos. Dito naman po sa kanilang mga bintana, ang ginamit nila dito ay mga sliding window. Ito naman ay 11 pieces. At nakagastos si Ma'am dito ng 25,000 pesos sa 11 pieces.
Pag-usapan naman natin yung flooring na ginamit nila. Ito ay plywood at nilagyan pa nila ito ng vinyl. Makikita po natin na ito talaga yung nagdala ng bahay dahil nakaka-attract sa mata yung kulay ng vinyl na ginamit nila. So ito naman po yung kanilang dining area. Dito sa kanilang walling ang ginamit po nila dito ay mga hardiplex. Natapos po pala ang bahay na ito noong January 2023 at ito po ay taong kasalukuyan. Masarap talaga sa pakiramdam na nakikita mo yung bunga ng iyong mga pagsisikap at pagtsatsaga sa araw-araw. Na bagamat maraming pagtsatsaga at pagsisikap ay natapos din ang kanilang bahay. Napakaswerte nga nitong si Ma'am Christine dahil meron siyang mabait at may mabuting puso na employer. Shoutout nga po pala dito sa kanyang boss na si Sir Roland, CEO of Rug to Turing, dahil pinag-advance niya itong si Ma'am Christine para may maipangdagdag siya sa mga materyales at gastusin. Kung kaya't saludo po kami sa iyo, Sir Roland. Itong bahay pong ito ay matatagpuan sa Negros Oriental, Philippines. Provision per 2 bedrooms, living room, bathroom, kitchen, dining area. So dumako na po tayo dito kung magkano nga ba yung total cost na nagastos nila dito sa kanilang bahay. Ito po ay umabot ng 200,000 pesos sa labor and materials. Sulit na sulit po ito sa ganitong klaseng bahay na napakaganda at cozy tingnan. So sa lahat po ng naghahanap ng ganitong idea ng bahay, pwedeng-pwede nyo po itong gayahin dahil napakaganda po talaga ng pagkakagawa. Nakaka-amaze at ang sarap sa matang pagmasdan, lalong-lalo na po yung flooring nila. So congratulations po Ma'am Christine sa iyong napakagandang dream house. Ngayon ay hindi ka na talaga mangangamba sa monthly na babayaran. Ngayon ay sarili mo na ang iyong tahanan. Ito na po ang iyong proto-playbor sa iyong pagsisikap sa buhay. So paano mga ka-dreamers, hanggang dito na lang po muna ang ating video. Naway nakapulot na naman po tayo ng inspirasyon, idea at design ng bahay na pwede po nating magamit kung tayo po ay magpapagawa na rin ng bahay balang araw. Mag-ingat po tayo palagi at God bless us all mga ka-dreamers.